Let's pray together. Manalangin tayong lahat. Thank you, God the Father who loves us. Salamat Diyos, Ama na nagmamahal sa amin. Thank you for giving us the eternal life. Salamat sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Thank you for your grace to let us serve you in the church. Salamat sa iyong biyaya na payagan kaming maglingkod sa iyo sa simbahan. I hope the young adults are strong physically and spiritually. Inaasahan ko ang mga young adult ay malakas sa physical at spiritual. Preserve them live a saint life before you. Mangyaring tulungan silang mabuhay ng hindi nakakahiya sa harapan mo. Thank you for this great time. Salamat sa dakilang oras na ito. Please help them know how to please God and Christian life in the workplace. Mangyaring tulungan silang malaman kung paano mapasaya ang Diyos at ang buhay Kristiyano sa lugar ng trabaho. We pray in Jesus' name. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Page of the Bible. Buksan natin ang Biblia. The New Testament. Sa Bagong Tipan. Matthew chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 33. Verse 33. Matthew 6, 33. Mateo chapter 6, verse 33. Could you read? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Today, we are going to learn about Christian life in working place. Ngayon, matututunan natin ang tungkol sa buhay Kristiyano sa lugar ng pinagkatrabahuan. This will be divided into two subtopics. Hahatiin ito sa dalawang subtopics. The first one is appropriate and inappropriate jobs of Christians. Ang una ay naaangkop at hindi naaangkop na mga trabaho ng mga Kristiyano. This will help young adults, especially those who are looking for a job. Makakatulong ito sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. You are young to know which ones are appropriate for Christians. Malalaman mo kung alin ang naaangkop sa mga Kristiyano. You have to put the work of the Lord and the church first. Kailangan mo unahin ang gawain ng Panginoon at ang simbahan. Even for a temporary job, you have to choose a job not disturbing your faith life. Kahit nasa pansamantalang trabaho, kailangan mong pumili ng isang trabaho na hindi nakakagambala sa iyong buhay pananampalataya. If you can't tell, you could use some advice from a pastor. Kung hindi mo masabi, maaari kang gumamit ng ilang payo mula sa isang pastor. The second one is how to behave in a workplace as Christians. Ang pangalawa ay paano kumilos sa lugar ng trabaho bilang mga Kristiyano. This is also very important. Napakahalaga din ito. Christians are the light of the world. Ang mga Kristiyano ay ang ilaw ng mundo. But being the light of the world depends on Christians' life at work. Ngunit ang pagiging ilaw ng mundo ay nakasalalay sa buhay ng Kristiyano sa trabaho. Christians have to keep learning the Bible to live perfectly as the Son of God. Ang mga Kristiyano ay dapat patuloy na matuto ng Biblia upang mabuhay ng perpekto bilang anak ng Diyos. Let's learn one by one. Alamin natin isa-isa. Our first subtopic is appropriate and inappropriate jobs as Christians. Ang ating unang subtopic ay naaangkop at hindi naaangkop na mga trabaho bilang mga Kristiyano. There are so many jobs out there. Maraming mga trabaho doon. And there could be slight differences depending on countries. At maaaring may bahagyang pagkakaiba depende sa mga bansa. But basically, there are two kinds of jobs, good jobs and bad jobs. Ngunit karaniwan, mayroong dalawang uri ng trabaho, magandang trabaho at masamang trabaho. You can check whether you have a good, appropriate one. Maaari mong suriin kung mayroon kang isang mahusay o isang naaangkop. We can't talk about all the jobs in the world. Hindi natin mapag-uusapan ang lahat ng mga trabaho sa mundo. So,
Let's focus on the Philippines. Kaya pagtutuunan natin ng pansin ang Pilipinas. What do you think are bad and inappropriate jobs? Ano sa palagay mo ang masama at hindi naaangkop na trabaho? If a job harms people, then it is a bad one. Kung ang isang trabaho ay pumipinsala sa mga tao, ito ay masama. Such as networking, phone scam, having a sugar daddy, patents, selling alcohol, gambling or lottery, prostitution, and making and selling adulterated food. Tulad ng networking, scam sa telepono, pagkakaroon ng sugar daddy, bartender, pagbebenta ng alak, pagsusugal o lottery, prostitution, at paggawa at pagbebenta ng mga malapastangang pagkain. I'm sure you are familiar with them. Sigurado akong pamilyar ka sa kanila. If you have one of those, you have to quit. Kung mayroon kang isa sa mga iyon, kailangan mong tumigil. Because they are not good for your Christian life at all. Dahil ang mga ito ay hindi mabuti para sa iyong buhay Kristiyano. People usually choose bad jobs to earn a lot of money in a short time. Karaniwan ang mga tao ay pumili ng mga hindi magandang trabaho upang kumita ng maraming pera sa maikling panahon. The Bible, the Old Testament, Proverbs chapter 28. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, Kawikaan, chapter 28. Proverbs 28:20. Could you read? Kawikaan, chapter 28, verse 20. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay tiyak na parurusahan. People who wish to be rich commit sin. Ang mga taong nagnanais na maging mayaman ay nagkakasala. Because they have to deceive themselves and others to make money. Dahil kailangan nilang lokohin ang kanilang sarili at ang iba pa upang kumita ng pera. If anyone hastens to be rich, they will be sick. Kung may nagmamadaling yumaman, magkakasala sila. It involves sinning to both people and God. Ito ay nasasangkot sa pagkakasala sa kapwa-tao at sa Diyos. Christians grow apart from God because of the principles of sin. Ang mga Kristiyano ay lumalayo sa Diyos dahil sa daya ng kasalanan. After all, they don't go to church. Kung sa bagay hindi sila nagsisimba. And they live in the world for their physical lust. At nakatira sila sa mundo para sa kanilang physical na mga pagnanasa. So, Christians must throw away the lust for money. Kaya, dapat itapo ng mga Kristiyano ang pagnanasa sa pera. Gabriel, sa Biblia, Psalms chapter 20, verse 21. Proverbs 20:21. Let's read together. Kawikaan, chapter 20, verse 21. Ang mana na madaling nakuha sa pasimula, sa katapusan ay hindi mapagpapala. There are many wicked ways to earn money, more money. Maraming masasamang paraan upang kumita ng mas maraming pera. But it will be a trap for your faith life. Ngunit ito ay magiging bitag para sa iyong buhay pananampalataya. It looks like you have a good start, but that's not what the Lord wants. Mukhang mayroon kang magandang pasisimula, ngunit hindi iyon ang nais ng Panginoon. Let me start explaining with the pyramid selling. Hayaan mong akong magsimulang magpaliwanag sa pyramid selling. It is also called networking. Tinatawag din itong networking. As you can know from the name, it has a pyramid profit structure. Tulad ng malalaman mo mula sa pangalan, mayroon itong strukturang pyramid profit. The higher they belong, the more money they make. Mas mataas na pag-aari nila, mas maraming kita sila. Whereas, the lower, the less income. Samantalang mas mababa ang kita. In other words, most of them have low incomes,
only a few people in the upper class make much money. Sa madaling salita, karamihan sa kanila ay may mababang kita. Ilan lamang ang nasa itaas na uri ang kumikita ng malaki. They invited people to join. Inanyayahan nila ang mga tao na sumali dito. They can't have much income by selling some products. Hindi sila maaaring magkaroon ng labis na kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng ilang mga produkto. If anything, this job harms other people. Kung mayroon man, ang trabaho nito ay nakakasama sa ibang tao. Also, they seem to quit the job quickly. Gayun din, tila mabalik silang umalis sa trabaho. Another inappropriate work is sewing and selling alcohol. Ang isa pang hindi naaangkop na trabaho ay ang paghahatid at pagbebenta ng alcohol. Alcohol is closely related to sin. Ang alcohol ay malapit na nag-uugnay sa kasalanan. In the Bible, there are many bad examples. Sa Biblia, maraming masasamang halimbawa. I believe you know them well, without my explanation. Naniniwala akong kilalang-kilala mo sila nang wala ang aking paliwanag. You should not make or sell adulterated food. Hindi ka dapat gumawa o magbenta ng pagkaing malapas tangan. This will definitely harm other people. Tiyak na makakasama ito sa ibang tao. No matter how poor you are and desperate for money, don't do it. Hindi mahalaga kung gaano ka kahirap o desperado para sa pera. Huwag mong gawin ito. The Bible, Deuteronomy chapter 28. Sa Biblia 23. Sa Biblia sa Deuteronomy chapter 23. Deuteronomy chapter 23 verse 18. Deuteronomy chapter 23 verse 18. Could you read? Huwag mong dadalhin ang upa ng isang masamang babae o ang pagpasahod sa isang aso sa bahay ng Panginoon ng Diyos para sa anumang pananta, sapagkat ang mga ito ay kapwa kadumal-dumal sa Panginoon ng Diyos. God will never accept haras money. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pera ng bayarang babae. The price of a dog means money from bad work. Ang presyo ng isang aso ay nangangahulugang pera mula sa masamang gawain. It is considered dirty money. The Lord doesn't accept it. Ito ay tinuturing na maruming pera. Hindi ito tatanggapin ng Panginoon. God doesn't want to God doesn't want us to earn money through bad things. Hindi nais ng Diyos na kumita tayo ng pera sa pamamagitan ng masasamang bagay. To work in a call center or as a security guard are not a bad job. Ang magtrabaho sa isang call center o bilang isang security guard ay hindi isang masamang trabaho. Usually, you have to work in the bad time for your family. Karaniwan kailangan mong magtrabaho sa masamang oras para sa iyong buhay pananampalataya. Usually, you have to work in the bad time for your faith life. Karaniwan kailangan mong magtrabaho sa masamang oras para sa iyong buhay pananampalataya. Christians should avoid having jobs with shift work. Dapat iwasan ng mga Kristiyano ang pagkakaroon ng trabaho na may palitan. Shift work is fine if the schedule is flexible for church gatherings. Mabisa ang paglilipat kung ang schedule ay nababaluktot para sa pagtitipon sa simbahan. But you will be tired and not focused on the gatherings. Ngunit pagod ka at hindi tutuon sa mga pagtitipon. If you are like that, you need to think about changing your job. Kung ganyan ka, kailangan mong mag-isip tungkol sa pagpapalit ng iyong trabaho. Some job gives you much income. Ang ilang trabaho ay nagbibigay sa iyo ng maraming kita. But it doesn't ensure time for your daily life. Ngunit hindi ito tinitiyak ang oras para sa iyong buhay pananampalataya. If you can't focus on personal life because of your job, it's not for God's glory. Kung hindi ka nakatuon sa buhay Kristiyano dahil sa iyong trabaho, hindi ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. You might have difficulties getting a proper job. Maaaring mahihirapan kang makakuha ng tamang trabaho.
It could take a long time to get a job. Matagal bago makakuha ng trabaho. But you have to remember that you must not choose a bad job. Ngunit dapat mong tandaan na hindi ka dapat pumili ng masamang trabaho. Then, what jobs are encouraging? Kung gayon, anong trabaho ang hinihikayat? Let's see what they are. Tignan natin kung ano sila. Christians have to get a wholesome job. Ang mga Kristiyano ay kailangan makakuha ng isang mabuting trabaho. First, the job has to agree with your faith life. Una, ang trabaho ay kailangan sumang-ayon sa iyong buhay pananampalataya. Working in a not busy place with enough income is good. Ang pagtatrabaho sa isang hindi nabala na lugar na may sapat na kita ay mabuti. And the closing time should be clear and constant. Gayun din ang oras ng pagsasara ay dapat na malinaw at pare-pareho. From 8 a.m. to 5 p.m. is the best. Mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. ay ang pinakamahusay. Even if extended work is required, it is still okay if it finishes before like 7 p.m. Kahit na kailangan na pinalawig na trabaho, okay pa rin kung natapos ito dati tulad ng 7 p.m. It's perfect if you can have a boss Saturday and Sunday off. Ito ay perfecto kung maaari kang magkaroon ng parehong Sabado at Linggo ng walang trabaho. But if you have to work on Sunday, Saturday, your Sunday has to be vacant. Ngunit kung kailangan mong magtrabaho sa Sabado, ang iyong Linggo ay dapat na bakante. Try to attend a young adult fellowship on Saturday. Ngunit subukan pa rin gumalo sa isang pakikisama sa young adult sa Sabado. Now, let's speak about appropriate Christian life in the workplace. Ngayon, isipin natin ang naaangkop na buhay Kristiyano sa lugar ng trabaho. First, we have to do all to the glory of God, whether we eat or drink, whether we do. Una, kailangan natin gawin ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos, kumain ka man o uminom, kahit anong gawin. The New Testament, 1 Corinthians chapter 10. Sa Bagong Tipan, Unang Korinto, chapter 10. First Corinthians chapter 10, verse 31. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Could you read? Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Christians have to live for the glory of God. Ang mga Kristiyano ay kailangan mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. The Bible says, whether you eat or drink, or whether you do all to the glory of God. Sinasabi ng Biblia, kumain ka man o uminom, o anumang gawin mo, gawin ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. You have to read other people in your workplace notice that you are a Christian. Kailangan mong hayaan ang ibang mga tao sa iyong lugar ng trabaho na mapasingka na ikaw ay isang Kristiyano. And you have to show the glory of God to them. At kailangan mong ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila. It is not easy. Hindi ito madali. But at least you have to try to do it. Ngunit hindi bababa sa kailangan mong subukan na gawin ito. 1 Timothy chapter 4. Unang Timoteo chapter 4. Verse 7. First Timothy 4:7, could you read? Subalit tanggihan mo ang masama at ang walang kabuluhang kata, sanayin mo yung sarili sa kabanalan. Like this verse, we have to exercise ourselves toward godliness. Tulad ng talatang ito, kailangan natin gamitin ang ating sarili patungo sa kabanalan. You can do this by learning God's word. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. This is for living as a Christian. At ito ay para sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. It is achieved through God's word and prayer. Nakamit ito sa pamamagitan ng salita at panalangin ng Diyos. Bible here, verse 5. Dito sa Biblia, sa verse 5. Could you read?
sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Christians of holy life can ensure a good Christian life in the workplace. Ang banal na buhay Kristiyano ay maaaring matiyak sa isang mabuting buhay Kristiyano sa lugar ng trabaho. Do you read the Bible and pray? Nagbabasa ka ba ng Biblia at nagdarasal? Read the Bible and pray. Even in difficult work situations, basahin ang Biblia at manalangin kahit sa mahirap na sitwasyon sa pagtatrabaho. To the glory of God. Gawin ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Peter chapter 4. Unang Pedro chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 11. Unang Pedro chapter 4 verse 11. Could you read? Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad na naglilingkod mula sa kalasang ibinibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya sa Kristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. You cannot seek your satisfaction and joy instead of God's glory. Hindi mo mahahanap ang iyong kasiyahan at kagalakan sa halip na kaluwalhatian ng Diyos. Those can cause enmities. Ang mga iyon mayaring maging sanhi ng masasamang bagay. Adam is the first sinner. Si Adan ang unang makasalanan. What he did was for himself and his joy rather than God's glory. Ang ginawa niya ay para sa kanyang sarili at ang kanyang kagalakan kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Christians have to work in a workplace for God's glory. Ang mga Kristiyano ay kailangang magtrabaho sa isang lugar ng trabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos. If doing so, they can avoid sinning against God. Kung gagawin ito, maiiwasan nilang makakasala laban sa Diyos. Christians' faith life can be revealed at work. Ang buhay ng pananampalataya ng Kristiyano ay maaaring mahayag sa trabaho. Okay. Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Can you read? Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Present your bodies as a living sacrifice, acceptable to God. Ipakita ang iyong katawan bilang isang buhay na hain na katanggap-tanggap sa Diyos. Have you presented to living sacrifice acceptable to God? Iniharap mo ba ang buhay na hain na katanggap-tanggap sa Diyos? It means Christians have to live for the glory of God, whether they are. Nangangahulugan ito na ang mga Kristiyano ay kailangang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos saan man sila naroon. The Bible, Colossians chapter 3. Sa Biblia sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 verse 17. Could you read? At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Christians have to beware of talking and doing things. Kailangan mag-ingat ang mga Kristiyano sa pakikipag-usap at paggawa ng mga bagay. Do not process and judge other people with your words. Huwag sumpain at hatulan ang ibang tao kasama ang iyong katrabaho. Do not drink alcohol and smoke with them. Huwag uminom ng alak at manigarilyo kasama nila. They will judge and doubt your faith life. Hahatulan nila at pagdududahan ang iyong buhay pananampalataya. The Lord's name will be disgraced because of you. Ang pangalan ng Panginoon ay mapapahiya dahil sa iyo. You are evangelizing your co-workers by that word. Ang iyong pag-e-ebanghelyo sa iyong mga katrabaho ay maaaring hindi gumana. Okay, be careful of words and behavior. Muli, mag-ingat sa mga salita at pag-uugali. And pray for evangelizing them
Since we have to save dead speech. At ipanalangin para sa pag-iebanghelyo sa kanila dahil kailangan natin iligtas ang mga patay na spirito. Second, you have to obey your boss and superiors. Pangalawa, kailangan mong sundin ang iyong amo at ang mga nakakataas. Colossians chapter 3, verse 22. Colossians chapter 3, verse 22. Could you read? Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Christians have to fear God at work. Ang mga Kristiyano ay kailangang matakot sa Diyos na nagtratrabaho. The Bible tells you to obey your owner or superiors at work. Sinasabi sa iyo ng Biblia na sundin ang iyong may-ari o ang nakakataas sa trabaho. When they ask you ordinary things, obey them. Kapag tinatanong kanila ng mga ordinaryong bagay, sundin mo sila. And there's this order at work. At mayroong utos na ito sa trabaho. If you don't obey it, there will be a problem. Kung hindi mo sila susundin, magkakaroon ng problema. And as an employee, you could be fired. At bilang isang empleyado, maaari kang matanggal sa trabaho. After getting salvation, Christians still have all the habits. Matapos makuha ang kaligtasan, ang mga Kristiyano ay mayroon pa rin mga lumang gawin. One of them is not that you work only when your boss is with you. Isa sa mga ito ay nagtratrabaho ka lamang kapag kasama mo ang iyong amo. The Bible says, do not obey with the eye service as a man preacher. Sinasabi ng Biblia, huwag sumunod sa pag-alaga sa mga mata bilang pangpalugod sa mga tao. In other words, do not pretend to work. Sa madaling salita, huwag magpanggap na gumagawa. You pretend to work hard before your superiors. Nagpanggap ka na maging masigasig pabago sa iyong mga nakakataas. But your heart does not. Ngunit ang iyong puso ay hindi. The Bible says, obey in the sincerity of heart, fearing God. Sinasabi ng Biblia, sumunod ka sa katapatan ng puso, may takot sa Diyos. Christians have to fear God at work. Ang mga Kristiyano ay kailangang matakot sa Diyos sa trabaho. During your work time, you have to do your best. Sa oras ng iyong trabaho, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. That is how you can give glory to God. Iyon ay kung paano mo mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Obey your boss and work diligently. Sumunod sa iyong boss at masigasig na magtrabaho. Then, God will help you. Pagkatapos, tutulungan ka ng Diyos. And the employer will trust you and let you keep doing the work for a long time. At pagtitiwalaan ka ng employer, gusto niyang magpatuloy ka. You can also have a good relations with your employer. Maaari ka rin magkaroon ng isang magandang relasyon sa iyong employer. Then, you can evangelize your employer. Pagkatapos, maaari mong ma-evangelize ang iyong employer. Getting salvation depends on that person. Ang pagkuha ng kaligtasan ay nakasalalay sa taong iyon. But at least you can have a chance to evangelize. Ngunit hindi bababa na maaari kang magkaroon ng isang pagkakataon upang mag-evangelize. If your superior asks you something bad and illegal, don't do it. At kung tatanungin ka ng iyong superior ng isang bagay na masama at illegal, huwag mong gawin ito. You should obey him, of course. Siyempre, dapat mong sundin siya. But you can't do something illegal. Ngunit hindi ka maaaring gumawa ng isang bagay na illegal. Do something as to the law. Gumawa ng isang bagay tungkol sa Panginoon. He will help you. Tutulungan ka niya. And you can save many people. At maaari mong maligtas ang maraming mga tao. If you are superior, be more really righteous. Kung ikaw ay nakakahigit, maging mas matuloy. If you have Christian employees, mayroon ka bang mga empleyado na Kristiyano? When you see them doing bad, don't let them keep doing it. Kapag nakita mo silang gumagawa ng masama, huwag hayaan silang patuloy na gawin ito.
Christian. Itama ang mga ito. You should be deceived to fire them if they are not appropriated. Dapat kang magpasyang tanggalin ang mga ito kung hindi sila naaangkop. Superiors should not be treated easily by employees. Ang mga nakakataas ay hindi dapat tratuhin ng madali ng mga empleyado. Then, when the superior invites them to be to a Bible seminar, they might attend. Pagkatapos, kapag iniimbitahan sila ng superior sa isang Bible seminar, maaari silang dumalo dito. If superiors treat with them well, employees might think they are equal to superiors. Kung tratuhin sila ng mabuti ng mga nakatataas, maaaring isipin ng mga empleyado na pantay sila sa mga nakakataas. Bible here, Colossians chapter 3 verse 23. Dito sa Biblia sa Colossians chapter 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. And Titus chapter 2. At Tito chapter 2. Verse 9 and 10. Titus chapter 2, verse 9 and 10. Could you read? Ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot. Huwag mangungupit kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng mga bagay ay mapalungkian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Servants have to be obedient to their masters. Ang mga tagapaglingkod ay kailangang maging masunurin sa kanilang mga Panginoon. And they have to please their master. At kailangan nilang palugan ang kanilang mga Panginoon. There are many things that the employers don't want about their superiors. Maraming mga empleyado na hindi nila gusto sa kanilang nakakataas. You can have a complaints about your superiors. Maaari kang magkaroon ng mga reklamo tungkol sa iyong mga nakakataas. But don't complain to your superiors in an obsessive way. Ngunit huwag magreklamo sa iyong nakakataas sa kalungat na paraan. If you become obsessive, you might be fired. Kung naging mapagsalungat ka, maaari kang matanggal sa trabaho. This is not an appropriate attitude for Christians. Hindi ito ang angkop na pag-uugali para sa mga Kristiyano. Okay. Third, whatever you do, do it as to God. Pangatlo, anuman ang gawin mo, gawin ito sa Diyos. Christians have to work as to God. Ang mga Kristiyano ay kailangang magtrabaho para sa Diyos. Ephesians chapter 6. Epheso chapter 6. The Bible, Ephesians chapter 6, verse 5 to 7. Sa Biblia, Epheso chapter 6, 5, verse 5 hanggang 7. Could you read? Mga alipin, sundin ninyo ang iyong mga Panginoon sa laman na may takot at pangingi, sa katapatan ng iyong puso, na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lubod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Treat your boss and superiors as to God. Tratuhin ang iyong boss at mga nakakataas na gaya sa Diyos. Then, your working attitude will get better. Pagkatapos, magiging mas mahusay ang iyong pag-uugali sa pagtratrabaho. Face them with fear and trembling. Harapin mo sila sa takot at panginginig. Treat them as to God. Tratuhin ang mga ito tulad ng sa Diyos. Be passionate about your work. Maging madamdamin sa iyong trabaho. Do right things with an obedient heart. Gumawa ng mga tamang bagay ng may pusong masunuri. Do your best for your
assigned work. Gawin ang iyong makakaya para sa iyong nakatalagang trabaho. To whatever work it is, with a great heart. Gawin ang anumang gawain ito na may masayang puso. This is how you serve them. Ganito ang paglilingkod mo sa kanila. Jesus came into the earth to serve. Si Jesus ay pumarito sa mundo upang maglingkod. Jesus became the explorer. Si Jesus ay naging huwaran. First, Christians have to work in the right way. Pang-apat, ang mga Kristiyano ay kailangang magtrabaho sa tamang paraan. Tito chapter 2. Tito chapter 2. Verse 10. Verse 10. Tito 2:10. Could you read? Ni huwag manglupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalumitikan nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Assume some of you sell products. Ipinapalagay ko na ilan sa inyo ay nagbibenta ng mga produkto. When you decide on a moderate price. Kapag nagpasya ka ng isang katamtamang presyo. It has to be not too small but not too much. Ito ay dapat na hindi masyadong maliit ngunit hindi masyadong malaki. Sometimes I see sellers who call different prices. Minsan nakikita ako ng nagbebenta na tumatawag sa iba't ibang presyo. They get little money from poor people. Nakakuha sila ng kaunting pera mula sa mga mahihirap na tao. And they get more money from rich people. At nakakakuha sila ng maraming pera mula sa mga mayayaman. They call more money particularly to foreigners. Nakakuha sila ng maraming pera particular sa mga dayuhan. Christians should not to that. Hindi dapat gawin iyon ng mga Kristiyano. You have to sell something at a fixed price. Kailangan mong ibenta ang isang bagay sa isang nakapirming presyo. This is what happened in Korea. Ito ang nangyari sa Korea. One day, this sister started to work. Isang araw, nagsimulang magtrabaho ang kapatid na ito. She worked really diligently with honesty. Masipag siyang nagtrabaho ng may katapatan. This is a really good Christian life. Ito ay talagang isang magandang buhay, Christian. And surprisingly, her attitude changed her boss into a good person. At nakakagulat na ang galing niya ay nagbago sa kanyang amo sa isang mabuting tao. There's nothing you lose when you live according to the Bible. Walang mawawala sa iyo kapag nabuhay ka ayon sa Biblia. With good relations at work, it's easier for you to evangelize. Sa isang mabuting ugnayan sa trabaho, mas madali para sa iyo ang pag-evangelize. To evangelize while working is worthwhile. Ang mag-evangelize habang nagtatrabaho ay sulit. In case your superior is also Christian, you have to do better. Kung sakaling ang iyong superior ay isang Kristiyano din, kailangan mong gumawa ng mas mahusay. 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 1 and 2. Unang Timoteo chapter 6 verse 1 hanggang 2. Could you read? Ituring ng lahat ng mga nasa ilalim ng pamako ng pagkaalipin ang kanilang mga amo bilang karapat-dapat sa lahat ng karangalan upang ang pangalan ng Diyos at ang mga aral ay hindi malapastangan. Ang mga may among mananampalataya ay huwag maging walang galang sa kanila sapagkat sila'y mga kapatid, kundi lalo pa silang maglingkod sapagkat ang makikinabang ay ang mananampalataya at mga minamahal. Iyong ituro at ipangaral ang mga bagay na ito. If your superior is a Christian, you have to serve him more. Kung iyong superior ay isang Kristiyano, kailangan mo siyang paglingkuran ng higit pa. In doing so, non-believers can't slander you. Sa paggawa nito, hindi ka maaaring siraan ng mga hindi naniniwala. When you try to live according to the Bible, God will dependently help you.
Kapag sinubukan mong mabuhay aling sunod sa Biblia, tiyak na tutulungan ka ng Diyos. Christians have to spend only as much as they make. Ang mga Kristiyano ay kailangan gumastos lamang hanggat sa kanilang kinikita. And Christians' laziness is a sin. At ang katamaran ng Kristiyano ay isang kasalanan. So, Christians can't be lazy at work. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi maaaring maging tamad sa trabaho. For sisters, your condition for a husband is not there in home. Para sa mga kapatid na babae, yung kalagayan para sa iyang isang asawa ay hindi ang kanilang kita. But salvation, diligence, and kindness. Ngunit ang kaligtasan, kasipagan, at kabaitan. The Old Testament, Proverbs, chapter 12. Sa Lumang Tipan, Kawikaan, chapter 12. Proverbs chapter 12 verse 27. Kawikaan chapter 12 verse 27. Could you read? Hindi ka makakahuli ng hayop ang taong tamad, ngunit makahamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. Christians have to work diligently. Ang mga Kristiyano ay kailangang masigasig na magtrabaho. Why? Bakit? Because we have to spread the gospel. Dahil kailangan natin ikalat ang Ebanghelyo. If you earn money for yourself or family, you don't have to work that hard. Kung kumita ka ng pera para sa iyong sarili o pamilya, hindi mo kailangan magsikap ng gusto. Live diligently with sincerity. Masigasig na mamuhay ng may katapatan. Do your best. Gawin ang iyong makakaya. Because we have to speak the gospel. Dahil kailangan natin ikalat ang Ebanghelyo. 2 Corinthians, the Bible 2 Corinthians chapter 8. Sa Biblia sa ikalawang Korinto chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Ikalawang Korinto chapter 8 verse 21. 2 Corinthians 8:21. If you read. Sapagkat isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng mga tao. Your workplace is where God's will is achieved. Ang iyong lugar ng trabaho ay kung saan nakamit ang kalooban ng Diyos. You should not work as your worldly workers do. Hindi ka dapat magtrabaho tulad ng ginagawa ng iyong katrabaho sa mundo. People will judge you. Huhusgahan ka ng mga tao. And it makes it hard to evangelize people there. At ito ay nagpapahirap sa pag-evangelize sa mga tao roon. Your income has to be used for the glory of God. Ang iyong kita ay dapat gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Each one of you has a different amount of income. Ang bawat isa sa iyo ay may kakaibang halaga ng kita. But all of you have to know how to use it worthily. Ngunit lahat kayo ay kailangang malaman kung paano ito gamitin ng karapat dapat. You have to give tithe. Kailangan mong magbigay ng ikapo. Do you think God can help saints not giving a tithe? Sa palagay mo, matutulungan ba ng Diyos ang mga banal na hindi nagbibigay ng ikapo? You have to give a tithe if you earn money. Kailangan mong magbigay ng isang ikapo kung kumikita ka ng pera. That's the normal Christian life. Iyon ang normal na buhay Kristiyano. Okay. Fifth, work for the good works of God. Panglima, magtrabaho para sa mabubuting gawa ng Diyos. You have to work for evangelizing. Kailangan mong magtrabaho para sa pag-ebanghelyo. The Bible, Matthew chapter 6. Sa Biblia, sa Mateo chapter 6. Matthew chapter 6 verse 21. Mateo chapter 6 verse 21. Could you read? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Think about where your heart is. Isipin kung nasaan ang iyong puso. Is it for treasure in this world? Ito ba ay para sa kayamanan sa mundong ito? Or
Is it for treasure in heaven? O para ba ito sa kayamanan sa langit? It depends on your heart. Nakasalalay sa iyong puso. You have to give the Lord your treasure. Kailangan mong ibigay sa Panginoon ang iyong kayamanan. You have to give Him your heart. Kailangan mong ibigay sa Kanya ang iyong puso. You have to give Him your time. Kailangan mong bigyan siya ng iyong oras. You have to give Him what you have. Kailangan mong ibigay sa Kanya kung ano ang mayroon ka. If doing so, you earn treasures in heaven. Kung gagawin ito, kumita ka ng kayamanan sa langit. And you have this hope for heaven. At mayroon kang pag-asang ito para sa langit. Start working with a prayer first at work. Magsimulang magtrabaho kasama ang panalangin sa trabaho. Praying will make a big difference. Ang pagdarasal ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba. When I was in Korea, I heard a brother's testimony. Nung nasa Korea ako, narinig ko ang patotoo ng isang kapatid. He was working as a car dealer. Nagtratrabaho siya bilang isang car dealer. He always prayed before meeting a client. Palagi siyang nagdarasal bago makipagkita sa isang kliyente. Maybe it was about asking to help his work. Oh, marahil ay tungkol ito sa paghiling na tulungan ang kanyang trabaho na maging maayos. And surprise experiences always happen. At ang mga sorpresang karanasan ay laging nangyayari. He said he was always with God's help. Sinabi niya na palagi siyang nasa tulong ng Diyos. And everyone at work looked up to him. At ang lahat nasa trabaho ay tinitingala siya. He was also picked as the employee of the month. Napili rin siya bilang empleyado ng buwan. Everyone, make sure you pray before work. Kayong lahat, siguraduhin manalangin bago magtrabaho. Okay, sixth, you have to gain co-workers' trust. Pang-anim, kailangan mong makakuha ng tiwala ng mga katrabaho. Bible, the Old Testament, Proverbs. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, Kawikaan. Chapter 3, verse 1 to 3. Chapter 3, verse 1 hanggang 3. Proverbs 3, 1 to 3. Will you read? Anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan, sapagkat kahabaan ng araw at ang mga taon ng buhay, at kapayapaan ay sa iyo'y kanilang ibibigay. Huwag mong hayaang iwan ka ng kabaitan at katotohanan. Itali mo ang ito sa palibot ng iyong leeg. Isulat mo sa iyong puso. When you work in God's word, He will help you. Kapag nagtatrabaho ka sa salita ng Diyos, tutulungan ka niya. As you can get nothing from an empty box. Tulad ng wala kang makukuha mula sa isang walang laman na kahon. A Christian's heart should be full of God's word. Ang puso ng isang Kristiyano ay dapat na puno ng salita ng Diyos. Think about if you live without God's word. Isipin mo kung mabubuhay ka nang walang salita ng Diyos. If you work with no God's word, you can't have the right heart. Kung nagtatrabaho ka nang walang salita ng Diyos, hindi ka maaaring magkaroon ng tamang puso. So, it's going to be hard to gain others' trust. Kaya magiging mahirap na makuha ang tiwala ng iba. Christians who are often absent. Mga Kristiyano na madalas nawala. Christians who are often late. Mga Kristiyano na madalas nahuli. Christians who always make an excuse. Mga Kristiyano na palaging gumagawa ng dahilan. Christians with eye service. Mga Kristiyano na may paglilingkod sa mata. Your employers are always away of you. May kamalayan ang mga employer mula sa iyo. And they don't want you to work there any longer. At ayaw nilang magtrabaho pa paroon. Live and work according to the Bible. Mabuhay at magtrabaho ayon sa Biblia. Then, your employers will trust you. Pagkatapos, magtitiwala sa iyo ang iyong mga employer. Bible here, chapter 4. Verse 4. Dito sa Biblia, sa verse 4. Could you read?
Sa gayon, makakatagpo ka ng isang lingap at mabuting pangalan sa paningin ng Diyos at ng tao. Do as a process 1 to 3. Gawin bilang talata hanggang 1 hanggang 3. Then, you will find the favor and high esteem in the sight of God. Pagkatapos, makakahanap ka ng pabor at mataas na pagpapahalaga sa paningin ng Diyos. And in the sight of a man as well. At sa paningin din ng tao. So, it is important to keep God's word in mind. Kaya, mahalagang tandaan ang salita ng Diyos. Your Christian life can be perfect through the word of God and prayers. Ang iyong buhay Kristiyano ay maaaring maging perfecto sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. When you live humble, people will respect you. Kapag nabubuhay ka na may pakumbaba, igagalang ka ng mga tao. If you have a picky boss, endure for God. Kung mayroon kang isang mapili na boss, magtiis para sa Diyos. If your boss is too thought on you, it could make you sin. Kung yung boss ay masyadong matigas sa iyo, maaari kang makagawa ng kasalanan. But you can also think of changing your job. Ngunit maaari mo rin maisip na baguhin ang iyong trabaho. Don't forget to ask for some advice from a pastor. Huwag kalimutan na humingi ng ilang payo sa isang pastor. Okay. Seventh, don't hold your greedy mind. Pangpito, huwag hawakan ng iyong sakim na isip. You should not be greedy at work. Hindi ka dapat maging sakim sa trabaho. Proverbs chapter 16 verse 8. Kawikaan chapter 16 verse 8. Proverbs 16 8. Kawikaan chapter 16 verse 8. Could you read? Mas mabuti ang kaunti na may katigiran kaysa malalaking kita na walang katarungan. You can use money from evil works for the Lord. Hindi mo magagamit ang pera mula sa masasamang gawa para sa Panginoon. God will find your money with righteousness valuable. Mahahanap ng Diyos ang iyong pera na may kabutihan na may halaga. Proverbs 23, chapter 23, verse 17. Kawikaan, chapter 23, verse 17. Proverbs 23:17. Kawikaan, chapter 23, verse 17. Could you read? Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi magpatuloy ka sa takot sa Panginoon sa buong araw. There are many rich people in the world. Maraming mayayaman sa mundo. And you might envy them. At baka mainggit ka sa kanila. I know some of you are in poor circumstances. Alam ko ang ilan sa inyo ay nasa mahihirap na kalagayan. But you have to be grateful for your salvation. Ngunit dapat kang mapagsalamat sa iyong kaligtasan. We all know the story of the rich man and Lazarus. Alam natin lahat ang kwento ng mayamang tao at ni Lazarus. Lazarus was a beggar, but in the end, went to heaven. Si Lazarus ay isang kulubi. Ngunit sa huli, napunta siya sa langit. But the rich man went to hell. Ngunit ang mayaman ay napunta sa impyerno. We have to think about this. Kailangan nating pag-isipan ito. Proverbs chapter 28. Kawikaan chapter 28. Verse 6. Proverbs 28:6. Could you read? Mas mabuti ang dukha na lumalakad sa kanyang katapatan kaysa taong mayaman na liko sa kanyang mga daan. Even in a needy situation, you should live in hope for heaven. Kahit nasa isang mahirap na sitwasyon, dapat kang mabuhay sa pag-asa para sa langit. You might not have a fancy job. Maaari kang wala kang isang magagandang trabaho. You might have a low income. Maaari kang magkaroon ng mababang kita. But you always have to think of the Lord first. Ngunit lagi mo munang iniisip ang Panginoon. His life was a loss of than yours. Ang buhay niya ay mas malala at pakasa sa iyo. His disciple betrayed him. He was crucified.
Ang kanyang alagad ay nagtaksil sa kanya. Ipinako siya sa krus. You have a better life than the Lord had. Mayroon kang isang mahusay na buhay kaysa sa Panginoon. Don't be greedy, but work hard. Huwag kang maging sakim, ngunit magsumikap ka. Okay. Today, we learned about Christian life in the working place. Ngayon, natututunan natin ang tungkol sa buhay Kristiyano sa lugar ng pinagtatrabahuhan. I want you to remember the seven content. Nais kong tandaan mo ang pitong nilalaman. To all to the glory of God, whether you eat or drink, whether you do. Gawin ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos, kumakain ka man o uminom, kahit anong gawin mo. Be obedient to your superiors and boss. Maging masunurin sa iyong nakatataas at sa boss. To whatever it is, as to God. Gawin ang ano paman sa Diyos. Work with honesty. Magtrabaho ng may katapatan. Work for God's good works. Magtrabaho para sa mabubuting gawa ng Diyos. Gain co-workers of trust. Makakuha ka ng tiwala ng mga katrabaho. Don't be greedy. Huwag maging sakim. It's never going to be easy to keep all things. Hindi ito magiging madali upang mapanatili ang lahat ng mga bagay. But it is possible when you pray to God and live with the word of God. Ngunit posible kapag manalangin ka sa Diyos at mamuhay kasama ng mga salita ng Diyos. I hope you can keep this in mind. Inaasahan kong maiisip mo ang mga ito. Okay. I have 7 questions about our topic today. Mayroon akong 7 mga katanungan tungkol sa ating paksa ngayon. But 2 things are in the content of the sermon. Apan ang pangalawa ay nandun na sa sermon. Let me answer briefly for those about 5 questions. Hayaan mong sagutin ko ang saglit para sa mga iyon. Number 1. Una. Question. Unang katanungan. It is not disobedience. Hindi ito pagsuway. You can skip some if you are not available. Maaring laktawan mo ang ilan kung hindi ka magagamit. But you need to look for a new job in these cases. Ngunit kailangan mong maghanap ng bagong trabaho sa mga kasong ito. First, if you don't have time to listen to someone in the church because of work. Una, kung wala kang oras upang makinig ng mga sermon sa simbahan dahil sa trabaho. Second, if you can't evangelize because of work. Pangalawa, kung hindi ka makapag-evangelize dahil sa trabaho. Third, if you can't give the God the glory because of God. Pangatlo, kung hindi mo maibibigay sa Diyos ang kaluwalhatian dahil sa trabaho. Okay. Number 2 question. Pangalawang katanungan. It must be harsh. Dapat itong maging malupit. But you have endured well. Ngunit tiniis mo nang maayos. Many apostles and Christians were persecuted. Maraming mga apostol at Kristiyano ang inuusig. They were even killed because they were Christians. Pinatay pa nga sila dahil sila ay mga Kristiyano. Second Thessalonians. Pangalawang Thessalonica. Second Thessalonians chapter 1. Pangalawang Thessalonica chapter 1. Verse 4. Verse 4. Second Thessalonians 1:4. Would you read? Anupat pinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa iyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis.
2 Timothy chapter 3. Pangalawang Timoteo chapter 3. Verse 11. Verse 11. 2 Timothy 3:11. Could you read? Mga pag-uusig, mga pag-urusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra, napakaraming pag-uusig ang tinis ko. Ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Apostles and other Christians preached the gospel in many areas. Ang mga apostol at iba pang mga Kristiyano ay nangangaral ng ebanghelyo sa maraming mga lugar. The Holy Spirit worked there, wherever they go. Ang banal na Espiritu ay gumagawa saan man sila magpunta. But there were always persecutions. Ngunit laging may mga pag-uusig. What persecutions I endured, and out of them, all the Lord delivered me. Kung ano ang mga pag-uusig na tiniis ko, at sa kaning lahat, iniligtas ako ng Panginoon. God helps persecuted Christians. Tinutulungan ng Diyos ang mga Kristiyanong inuusig. In our time, we have freedom of religion. Sa ating panahon, mayroon tayong kalayaan sa relihiyon. So, persecutions are not as serious as before. Kaya ang pag-uusig ay hindi seryoso tulad ng dati. But it depends on countries. Bagamat ito ay depende sa mga bansa. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 12. 2 Timothy 3:12. Could you read? Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Persecution is a part of a journey of a Christian life. Ang pag-uusig ay bahagi ng paglalakbay ng buhay Kristiyano. In suffering persecution, you have to keep your faith by praying to the Lord. Sa pagdurusa, kailangan mong panatilihin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal sa Panginoon. The Lord will help you. Tutulungan ka ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Unang Korinto chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10:13. Could you read? Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinanghihin tulad na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tinsi. You have to believe in God and be patient with His help. Kailangan mong maniwala sa Diyos at maging matyaga sa tulong niya. That's the faith. Iyon ang pananampalataya. Okay. Number 3 question. Pangatlong katanungan. I think I know what's going on with you. Sa palagay ko, alam ko kung ano ang nangyari sa iyo. Yeah. You must feel bad for not attending all gatherings at church. Dapat kang makaramdam ng masama dahil hindi ka dumalo sa lahat ng mga pagtitipon sa simbahan. Christians have work, church work, and personal work or issues. Ang mga Kristiyano ay may trabaho, gawain sa simbahan, at personal na gawain o issue. But you have to focus on church work the most. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ay ang gawain sa simbahan. You couldn't attend a gathering because of a personal issue, then it is wrong. Hindi ka makadalo sa isang pagtitipon dahil sa isang personal na issue. Kung gayon, mali ito. Christians number one priority has to be church work. Ang unang prioridad ng mga Kristiyano ay ang gawain sa simbahan. But sometimes you can't attend the gatherings or you are
late because of your work. Ngunit kung minsan hindi ka makakapasok sa pagtitipon o nahuhuli ka dahil sa iyong trabaho. I want to talk about two types of people for this. Gusto kong pag-usapan ang dalawang uri ng tao para dito. First, you don't attend a gathering because you are already late. Una, hindi ka dumalo sa isang pagtitipon dahil nahuli ka na. Oh, by the time I get there, the gathering will already have finished. Sa oras na makarating ako doon, tapos na ang pagtitipon. I have no choice. It's just because of my work schedule. Wala akong pagpipilian dahil lamang ito sa schedule ng aking trabaho. Your work schedule can't be a reason why. Ang iyong schedule sa trabaho ay hindi maaaring maging isang dahilan kung bakit. Second, you still attend the gathering even though you are late because of work. Pangalawa, dumalo ka pa rin sa pagtitipon kahit nahuli ka na dahil sa trabaho. You know that by the time you get there, the gathering will already have finished. Alam mo na sa oras na makarating ka doon, tapos na ang pagtitipon. But you go there because you want to meet brothers and sisters. It is good attitude. Ngunit pumunta ka roon dahil nais mong makilala ang mga kapatid. Ito ay mabuting pag-uugali. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Could you read? Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. We live in the last age. Nabuhay tayo sa huling panahon. So, you have to try to attend every single fellowship even though you are late. Kaya kailangan mong subukang dumalo sa bawat pakikisama kahit nahuli ka doon. Okay. Number 4 question. Pang-apat na katanungan. If the low payment is the reason why you want to quit, it is not appropriate. Kung ang mababang pagbabayad ang dahilan kung bakit mo nais kumito, hindi ito naaangkop. But you can still change your job, offering more salary. Ngunit maaari mo pa rin baguhin ang iyong trabaho na nag-aalok ng mas maraming sweldo. But one thing you have to remember is that your job should not disturb your Christian life. Ngunit isang bagay ang dapat mong tandaan, ang iyong trabaho ay hindi dapat makagambala sa iyong buhay Kristiyano. And that your job is a good one if you can live for God's glory. At ang iyong trabaho ay isang mabuting trabaho kung mabubuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. The Bible, Philippians chapter 4. Sa Biblia, sa Filipos chapter 4. Philippians chapter 4, 11 and 12. Philippos chapter 4, verse 11 hanggang 12. Philippians 4, 11 and 12. Could you read? Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masayahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutunan ko ang likim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Christians can learn the faith at work. Maaring malaman ng mga Kristiyano ang pananampalataya na gumagawa. As long as you can attend gatherings and evangelize, you don't have to change your job. Hanggang maaari kang dumalo sa mga pagtitipon at pag-ibang helyo, hindi mo kailangang baguhin ang iyong trabaho. Yeah. Last one question. Panghuling katanungan.
You might sometimes feel uncomfortable working with brethren. Minsan, nararamdaman mo na hindi komportable ang pakikipagtrabaho sa kapatiran. So, it is actually better to avoid working with brethren. Kaya mas mabuti talagang iwasan ang pakikipagtulungan sa mga kapatid. There could be some reasons. Maaring may ilang mga kadahilanan. For example, you could feel hurt. Halimbawa, maaari kang masaktan. And it could lead you to stop attending gatherings. At maaari kang humantong sa iyo na ihinto ang pagdalo sa mga pagtitipon. Then, you might not be coming to church anymore just because of your relations with the brethren. Kung gayon, baka hindi ka na magsimba dahil lamang sa iyong relasyon sa mga kapatid. It could be about faith life issues or your personality. Maaring tungkol sa mga isyu sa buhay pananampalataya o sa iyong pagkatao. If there's no problem between brethren at work, it is okay to work at the same workplace. Kung walang problema sa pagitan ng mga kapatid sa trabaho, okay lang na magtrabaho sa parehong lugar sa trabaho. Okay. Let's pray together. Manalangin tayong lahat. God the Father who lives and works. Diyos Ama na nabubuhay at gumagawa. Thank you for saving us when we are young. Salamat sa pagligtas sa amin noong bata pa kami. Thank you for letting us have this retreat. Salamat sa pagpapaalam sa amin ng retreat na ito. Please help Christians to appropriately at the workplace. Mangyaring tulungan ng mga Kristiyano na gawin ang naaangkop sa lugar ng trabaho. I hope they can gain trust through their obedience and passion so that they can evangelize. Inaasahan kong makakakuha sila ng tiwala sa pamamagitan ng kanilang pagsunod at pagkakilig upang sila ay makapag-evangelize. Help us live for the glory of the Lord. Whatever we do. Tulungan kaming mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon anuman ang gawin namin. Lord, please help the faith life of the saints gradually change. Panginoon, tulungan ang buhay sa pananampalataya ang mga banal na unti-unting magbago. Please help us keep our faith before we enter heaven. Mangyaring tulungan kaming panatilihin ang aming pananampalataya bago kami pumasok sa langit. We pray in Jesus' name. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.